Ngayon, magluluto tayo ng adobo na version ko. Karning baboy, parang pang pork chop. Pinakuluan ko na sa mainit na tubig. Dahil pag nag-adobo, ay pinapakuluan ko muna sa mainit na tubig. Tapos, yung ating mga ingredients ay isali ko na lahat. Hindi ako nagpiprito pag nag-adobo ako. Para konti lang yung uwil na ating makain. Ayan, sibuyas, luya, garlic, at kamatis. Lagyan natin ng more cubes, patis, at suka yung ilagay natin. Ay, ang dami na. Malapit na maubos yung ating silver spoon. Tapos yung suka. Ayan, pinapatubo ko na Chinese school at saka celery. Yan. Yan, nag-ano na siya, oh. Tumubo na. Ang ating adobo ay may twist. Nilagyan ko ng baguio beans. Ayan, at saka hinaan lang yung apoy na pagpalambot ng karne. Before ko makalimutan yung laurel, lagay na natin. At saka lagyan natin ng paminta. Wala akong buo, ito lang. At maglalagay ako ng kunting chili pepper. Gusto ko talaga may may anghang. Kunti lang dahil ang mga bata. Hindi pwede. They are so nice. Magawa tayo ng dessert. Yung dessert natin ngayon ay banana. Ayan, lagyan natin ng olive oil. Lang. Tapos ating ilagay itong ating banana. Tsaka ito na yung ating dessert mamaya. I-twist natin yung ating dessert today. What I mean, lagyan natin ng mga borluloy. But I mean, ating gawing makulay yung ating dessert. Ito na yung ating adobong baboy. Tsaka yung ating rice. Vanilla vanilla ice. Kasi yung vanilla ice, wala siyang ibang lasa. Ako talaga, kahit na maliit lang, kahit konti lang yung kakainin, basta may siya. May life yung pag-serve. Ayan na yung kinalabasan sa ating kain na tayo. Ayan siya, saging, vanilla ice, and with a design of chocolate. Dinagdagan ko siya ng kanil.
Let's eat! Good morning, guys! Ngayon, gawa ng juice ng tomato. First time ko itong gumawa ng, ng tomato juice. Kasi pag sa siya, yung ready-made na na juice, hindi ko siya talaga malunok. I-try natin ito, yung freeze. Kung kaya ba nating lunokin. Lagyan ko siya ng apple. Yung anak ko, ay Diyos ko, hindi inubos. Dalawa yung inainan niya. Kaya ilagay natin sa ating smoothie. Lagyan ko siya ng yogurt. Blender natin ulit. Nilagyan ko siya ng half banan pa. Para ma-ano ko, ma-achieve yung ano niya, yung lasa. Lagyan ko siya ng kunting sugar. Ayan na siya. Ayan na ang ating breakfast for today. Mas masarap ang freeze na ano na tomato na mayroon kang iba pang sangkap na ilalagay. At saka dahil nilagyan ko ng kunting sugar, medyo sumarap siya. Next time is, ang ratio is 1:1 ko na lang para maging okay yung lasa niya. Ayan, mag-breakfast na tayo.